dalawang taon na yung negosyo ko. That time, single pa ako eh. So, naghahanap ako ng mapapangasawa ko na kapareho ko ng trabaho para yung bang may makatulong ako sa buhay na katulad ko rin yung talent. Kasi ako as a stylist, gusto ko rin yung asawa ko, a stylist din. Pinakilala sa akin ni Kuya Rani, si Edwin. Yun nga, sabi na nga ilangan daw naman nag-curious sa akin, nag-apply ako sa kanya. Sabi ng kuya ko, bakla yun eh, sabi niya. Sabi kong ganun. Sa akin naman, patutunayan ko kung bakla yan. Sabi kong ganun sa kanya, di ba? Ayun. Tapos ano? Ano? Napatunayan ko sa iyo na hindi wala. Aray ko. Tumas lang ata, naging tayo na kaagad nun eh. Hindi kasi nagparamdam ka sa akin kasi. That time kasi, ang laki ng katawan ko. Ayun, oo. Macho siya ka dito ate. Yummy. Nag-workout ako noon. Kaya, napakatingin ka sa katawan ko. Tapos, agad. Wala nang agad. Date na agad. Ganon? Oo. Pwede naman. Sabi mo eh. That time kasi, hindi naman uso sa amin yung ano eh. Yung formal na ligawan. Oh, wala. Baga, niyaya ko sa manunod. Mag-dinner, or lumabas, mag-mall. Parang wala namang nangyaring ano eh. Baga, that time parang feeling namin, sinagot namin ang isa't isa, o sinagot niya ako, nung ibinahay ko na siya. Doon na nagsimula yung anniversary namin. Parang doon na kami na gano'n. Yun na rin ano, kasi wala kasing official as in kami. Na ano, parang magkaibigan lang na ano. Nagkitinginan lang kami. Ano na, bahay na kita. Ayun. Bahay ka agad. Di ba, ikaw nagalok sa, ang ano mo nga nun, kuha nang kita ng ano, ng alam mo yung ano yung bed space. Eh ako ayoko naman ng ganun kasi nga nakakatakot. Bed space na dalawa tayo. Kasama tayo nun, 'di ba? Ayun. No. Na hindi mo alam na kasama pala ako doon. Yes. Bed space. No. With ano another bed spacer. When you're ready with me, 'cause you love is all. Diego, 7 years bago dumating sa amin, yung anak namin panganay. Parang hiniling ko kasi yun eh. Parang dati, parang gusto ko na rin gumive up. Kung saka, ano, sabi ko naman, give a sign for me. Parang di ako sumuko. Yun nga, binigay nga sa akin anak ko, baby boy. Kasi yun din ang hiling ko, baby boy din. Kaya ang bait ng Diyos. Kaya... mapalad ka pa rin dad at nandito pa rin ako. That time kasi ano eh, parang namibili na siya ng ano eh, ng sign, di give up pa siya sa akin, or kailangan mabigyan mo siya time na ng baby. Una. So, kasi hindi namin pinala na ano, magpakasal muna eh. Kundi bumuo muna kami ng pamilya, na nagkaroon kami ng isang anak after 6 years. Nag-plan kami na magpakasal. Pero nabuntis, nagkaroon na kami ng anak na babae. Kaya after 1 year ulit, nag-plan ulit kami na ito magpakasal na. Tuloy na talaga. Pero this time, nandun yung planning eh. Para matupad yung wish niya na ano, ng, ano, kasal. Ceremony. We'll do what we were. We're gonna make our own way anyway. We're already out the dust. We gotta be free when we wanna be. We'll do what we want. Propose ako nung 40th birthday ko celebration. Actually, 41st eh. Siyempre, gusto kong magpasalamat eh.
Pero yung parang pasasalamat ko sa kanya kulang eh. Without announcement na gusto namin mapakasal. Huh? Mas maganda kasi may blessing ng Diyos. Blessing ng simbahan. Kasi wala daw, siya o hindi yun eh. Wala siyang celebration na ganun kabongga pero ako na-celebrate. So kaya binigyan ko rin man siya ng celebration na maganda. Siyempre masaya. Sino mang babae na hindi masaya na pakakasalan ka, na matagal ko nang hinihintay. At ngayon, matutupad na. Hindi ko naman kasi inaasahan kasi yun, hindi ko alam kung totoo ba. Kasi gusto ko yung may preparation na nangyayari na. Kasi dati kasi pag-was na, yun, pagsal tayo next year. Puro promise. Wala. Hanggang sa ano, hanggang na, hindi na ako masa. May naniniwala na siya nung nagda-down na ako. Oo, nagda-down na ng mga, ano, ng mga supplier. Ay, totoo na pala. Kay feeling na, naniniwala na, tapos nagda-down na. So, naniniwala na siya. May ano na, may ebidensya na. Para magsalita-salita lang. After, 13 years of waiting, siyempre, ito, yung hinihintay din na lahat ng mga kakilala namin, mga kaibigan. Ang dami naghihintay eh. Mga kliyente namin na nakasubaybay mula nung kami nag-umpisa, mula nung naalaman nila na kami may relasyon pa lang dalawa. Ito, yung panganon eh, naging ninang pa namin eh. Ninong at nina, ginawa namin dahil matagal na kami inaawitan eh, na kung kailan ba kami magpapakasal. Ito na yun. This, September 29, 2019. The most waiting. Yes, the most awaited. Moment sa buhay namin dalawa. Napakasaya ko kasi nga natupad na yung inaasam-asam ko. Okay, pinapangarap ko. Nakala ko, hindi mangyayari. Ayun nga. Sa ano ko kasi parang hindi ko talaga maisip na mangyayaring ganito. Okay lang yung ano, yung simple lang. Kala ko nga ikakasal lang ako sa West or ano. Hinigitan niya pa. Akala niya West lang eh. Eh bakit nagda-down ako ng catering na bongga? Bakit may simbahan? Yun lang kasi yung ano namin usapan namin para at least less gastos, less ano. Kaya sabi ko, ikaw naman magbabayad. Kaya okay na. Ayun, oo. After 5 years, sana dumating. Kasi gusto ko kasi mga 3 kids. Yung kasi kompleto naman na kami. May boy or boy girl. Yung sa pangatlo, kahit ano, basta malusok. Ayan. As long as I got you.